Dito tayo sa May Rojas Avenue, Davao City. So shout out natin si Jackie Hofer Schaffer, kasi binigyan mo kong idea, no, kung saan tayo mag-vlog. So requested by Jackie Hofer Schaffer. Ayan, napakaganda, di ba? Oh, di ba? Nalalakatan na natin yung Esplanade. Meron Esplanade sa Davao, pero hindi siya Esplanade na kagaya sa Iloilo, na ilog kasi yun, no? Ilog, dagat, ilog, parang ganun lang. Hinati lang yung syudad ng Iloilo sa tubig, no? Ng tubig. Galing sa dagat at labas din sa dagat. Di ba mostly sa ilog, dapat galing sa mountain papuntang dagat. Pero sa Iloilo is, dagat tapos dolo din dagat. Tama ba? Anyway, so dito sa Davao, meron kami ditong creek. Ito na yata ang pangalawa yata to. Pangalawa sa pinakamalaking creek, or it's siya ang pinakamalaking creek sa Davao. So depende lang, no, kung sino ang una. Si Dacodao Agdao o itong si Rojas Avenue. Okay, so update natin to. Tingnan natin. So baka kayo ay nakalimot na. So far sila Lakbay Pangarap, sila RPV Moto Vlog, o kung sino pa man yung mga kasama natin dito sa Davao na nagvo-vlog. Hindi ko na masyadong napapansin yung kanilang mga update dito sa city. Ito na, mga gala, mga Davawin nyo. So hindi lang Rojas Night Market sa gabi ang mawi-witness natin na maganda sa Davao, o yung iconic place natin. Pinapasyalan talaga siya lagi ng mga locals, both locals and tourists. So maliban sa yan nga, Rojas Night Market na yun, isa rin to sa magiging attraction natin, no? Tingnan mo si Sir, diba? Na-enjoy na ni Sir ang ating linear park dito sa Rojas Avenue. Wala pa tong hindi pa to tapos, pero yan, napapakinabangan na natin unti-unti. For example, ako, diba, sarap po, sarap maglakad pala dito. Nice one. Mga pa bulaklak, hindi pa siya boom, no? Yan. Yung mga tinanim niyan, mga maliliit. Isa yan sa magbibigay din ng ganda view dito sa lugar. Okay, so ano nga ba talaga ang tawag dito? Esplanade, Rojas Avenue Linear Park, or Rojas Park. Tingnan natin, meron naman nakalagay dyan, Basahin natin yan. Yung kanyang pangalan sa project, budget sa project, kung magkano yung inilaan dyan, tsaka yung kailan siya nagsimula at kailan yung target of completion. Ayan po yung ating task for today. At ano to nakalagay to dito? Diba parang ito madalas to, ano bang isusulat dyan? Pangalan ng kapitan, barangay konsehal, o ano? Okay, sa Tanan Bikers, nagikan sa Boulevard, Quezon Boulevard, pagsubay sa Jacinto Street. Tsunami, agianan nga to sa luwas nga lugar, evacuation. 3 kilometer to RMC Gym. Grabe, no, lapit na pala ng RMC Gym sa dito, parang feeling natin ang layo. Basta ang downtown Davao, or sabihin nating population district sa Davao, malapit lang talaga yan, mahagala. Oo, sa totoo lang. Siguro para parang Bacolod, or parang Iloilo, parang yung mga ganung mga lugar, no? Ano pa ba yung mga mega city na CDO, Lapu-Lapu, or Cebu City, ba ganun, no? Ano ba mga napunta rin? Baguio, yun na lang siguro, Baguio City, Davao City, Iloilo City, and Bacolod, or ang Cebu parang malayo, no? Dalawa kasi ang Cebu, eh. Meron downtown, meron ding uptown. Ang uptown sa Cebu is yung yung Fuente, Osminia. Tapos yung downtown naman nila is Colon. Tama? So, shoutout mga Cebuano. Tapos sa mga taga CDO, yun talaga parang malayo yung uptown nila. Pero yung pag downtown area, proper, yun nakasama yung Limkitkay, tapos yung may mga Sentrio Mall, Ayala. So, pag andun ka sa lugar, pagkabisada mo na yung lugar, malapit talaga siya. Pero sa simula, talaga nga bogbog, gulpi ka sa taxi, kasi syempre, hindi ka na pwedeng mag-take ng mag-commute via jeep, kasi malilit ka talaga sa mga mga commitment. Kaya kung hindi naman gala ang iyong pupuntahan, trabaho naman, kasi ang CDO talaga doon ginaganap yung namin dati, yung aming national convention ba tawag dyan? Hindi ko alam. Anong klaseng empleyado ako, hindi ko alam. Basta national convention, ganun.
sabi ko, bakit hindi Davao, bakit hindi Manila or Cebu? Yun, gusto nang may-ari CDO. Baka ano siya, kaibigan niya ang may-ari ng Centrium Mall. Anyway, this is a project of the City Government of Davao. Project construction of park at Rojas, sabi niyo. Okay, Park of Rojas. Ano ba talaga tawag? Rojas Avenue. Sige na, basahin natin. Project construction of park at Rojas Avenue. Park at Rojas Avenue. Ano ba talaga tawag dito? Linear Park, Rojas Park, basta parke. Location Rojas Avenue. Ang fans nito ay ano yan? DF, ano yun? DF SB. Ano din yung SB to? CY. sige na, sino mga ano diyan? Na-mention niya yan ng mga viewers natin sa comment section kasi nga nakalimutan ko na naman, di ba? Sabi ko sa inyo, napaka baba talaga ng brain cells ko when it comes to memorization, kaya it's better to vlog na lang than to think, no? Than to memorize. Okay, cost nito is 44,864,648 pesos and 78 centavos. Appropriation of 45 million, no? So kumbaga parang ni-round up na siya. Implementing agency, City Engineer's Office, Contractor, RCDC, Construction Corporation, Rely Construction and Supply, GV. Brief description. So, saan ba ang opisina ng RCDC or sino ba may-ari niyan? Kasi ang alam ko na dito, ano, yung parang Blue Transport Corporation, tama ba? Hindi pala, sorry. UBI Alticon, tapos yung Lau. Di ba, Lau Construction Firm? Yun lang alam ko sa Davao na mga construction firm so far, okay? So, project date, nagsimula daw siya noong December 16, 2022. Calculated days, oh, 220. Tapos ang target of completion, October. Di ba, nung ano, nung huli tayo napunta dito, parang wala tong nakalagay na ano, number or wala tong nakalagay na figure dyan. Pero ngayon, parang, I mean, may nakalagay siguro o baka binago lang. Possible, no, parang binago. Kasi kung hindi nila baguhin, possible na sobrang tagal ng ano na delays. Oh, kasi tuloy natin. Sinimulan December 16, 2022. Target of completion is October 26. Okay, hello. Ano nang pitcha? It's November. November ano ngayon? Basta holiday, Lunes. Hindi ko kabisado yung pitcha ba? 26 yata. So target date of completion October 26. Pero November na tayo ngayon. So parang 1 month na nakalipas na. So nag-delay siya ulit. Well, malapit naman na ito mabuksan, no? Percentage of completion, wala pa na ilagay. Pero sige, estimate ko na lang siguro na sa mga 75% to 90%. Mga ganun, no? O sige, 80% to 90% pala. Akin-akin na yun, ha? Eh, syempre, meron naman tayong tinatawag na power of estimation or ano, ability to estimate. Pero hindi siya, ibig sabihin, pag-estimate, ano lang yan? Kumbaga, pwedeng overestimated or underestimated, di ba? So I don't know kung saan ako makailagay doon kung na-underestimate ko siya or na-overestimate. Okay, percentage of completion. Wala, ayun na nga. Tapos as of date, wala. Constickord to date. Date completed remarks. Wala din. So yun lang mga galang. Importante talaga eh, syempre, magtatanong kayo. Kasi parang sobrang busy nyo talaga sa Davao. Kakatrabaho, kaka-business, kung anumang ginagawa nyo sa buhay. Hindi nyo na napapansin kung kailan to nasimulan. No? Basta kaya gulat na lang kayo na binuksan na siya. Open na siya sa public, like mabilis ng development. Actually, masasabi natin mabilis ang development kasi nga hindi nga ho ninyo napapansin, hindi nga ho ninyo na mamalayan na oy, meron pa lang ginagawa ano diyan, mga proyekto or mga infrastruktura or mga facility na bago. So, 'yun, binuksan na lang. So, 'yun lang. Minsan may mga groundbreaking, may mga nagbubungkal na lupa, 'di ba? So akala mo ano lang parang dahil may barato sigurong ano mga pipeline or mga nasisira mga pipeline, pero hindi niyo alam, mayroon pala 'yan, oh, underground cabling system na pala, 'di ba? Ano na pala siya, installation na pala siya ng mga viaduct, ay parang 'yun na 'yung groundbreaking na pala 'yon. So 'yun na pala 'yung simula para sa future na magiging ano, future na magandang pasilidad. So for example, gaya nito, 'di ba? Ako, nakalimutan ko na kung kailan pa nagsimula, kung paano to inumpisahan. Basta, naalala ko, napansin ko lang, while ako yung nagpa-vlog dito last year, ay, ano, dun sa, yung may naglalagay ng mga, tawag na ito, barricade, ganun, harang, tapos may nagwi-wielding, no, ng mga grills, or ano ba tawag dyan, mga railings. Ano lang siya, napaka-bilis lang, December 16, ginawa. Basta, nung nabasa ko rito ang description nito, para na sa mga ilang buwan lang to, siguro mga, 7 to 9 months lang yata ang kanyang parang expected, no?
na matapos ang project, pero yun, umabot siya ng 1 year. So kung aabot ito ng December 16, so talagang ano siya, no, mag 12 months talaga siya. Magba 1 year talaga. So, yun lang. Okay, lakad, ano, lalakarin natin to dito hanggang sa dulo. Try natin, oh, 'di ba? Oh, tinan mo to sila kuya dito. Napakaganda na kanang ano, buhay, kasi nakapagpahinga sila. Ito talaga, believe ako dito sa kasi hindi talaga tinanggal. Ah, alam niyo ang Davao City is ano siya, no? Itong mga Duterte's family. Ano yan talaga sila, mga makakalikasan. Oh. Lagi silang nakikinig, no? Palibasa, fan sila ng asin. Hindi, akin lang yun. Hindi ko sinabi. Ah, hindi yun totoo. Hindi ko oh, sure yun. Dun. So feeling ko lang, nakikinig sila sa kanta ng asin na hindi na masama ang pagunlad kung hindi rin naman nakakasira ng kalikasan. Oh, diba? So for example yan. Oh. Diba? Hindi talaga yan tinanggal. Mataga. Observe ko to dati pa. Long time ago, andyan na yan existing. Sa Irino Kage. Diba? Hayahay. Tambay-tambay lang. Tapos malinis ang lugar. Hindi amoy burak. In fairness ha, kanal yan. Galing yan sa mga kanal ng mga establishments. Pero hindi siya amoy burak, mga hagala. So ito na yung ano natin dito. Ating Rojas Avenue. Lakarin natin ha, mula dun sa pinakadulo hanggang dulo to dulo. Kumbaga, pinakita ko na sa inyo yung ano, description, kasi mahalaga yun, you know, para alam niyo yun, ano, yun yung parang transparency board, no? Transparency board na tawag doon, yung nilalagay yung lahat yung mga budget, saan galing yung funds. So, ang nag-fund nito ay ang City Engineer's Office. Tapos kung tawag na ito, kailan ang target of completion, kailan nagsimula, gano'ng katagal. Ang purpose kasi rin yan, para naman may kunyari, for example, ako pupunta, may mga taga-Tago, may mga taga-Digos, taga-Cotabato, taga-Jensan, taga-Mati, taga-Butuan, Cagayan de Oro City, taga Iligan, o kung saan man dito sa Mindanao, no, na naninirahan, residente, tapos mapapamasyal sila ng ano, makapagpamasyal ng Davao. O, ngayon, makita na yung ganong ano, ganong proyekto. Like last year, pumunta sila dito ng ano, no, mga sabihin natin, mga first quarter or second quarter of the year, last year, 2022. Eh, wala sila nakitang ganito, diba? Kasi nga, started nga to. It started December 16, 2022. Last year lang ha. Magwa 1 year pa lang. Tapos pagbalik nila, meron ng ganito. Like, parang yung magic, di ba? So, tapos meron sila makikita ano, nakalagay na, yan, simulan. Nasimulan siya ng December 16. Ganun lang pala kabilis gumawa ng ganito. Bakit yung sa lugar namin? Bakit yung sa lugar namin, 5 years na, 10 years na? Pabago-bago na lang ng mayor. Napapalitan na lang kung sino-sino yung mga mayor. Pero hindi talaga siya natapos-tapos. Oh, ang dami mga facility dito. Gaya nito. Pang ano to eh. Pang exercise. Pang practice. Diba? Hindi lang siya basta linear park or Rojas Park. Kundi siya talaga rin ay ano no. Pwede siya pang recreational purposes. Meron ding lagay ng mga bike. Tama no. Pang bike yan eh no. Talian ng bike. Tapos na may nakalagay, be responsible on your pits, no dog pooping. Pwede na ba dog pooping, pero dapat pulutin ba, gaya nyo no? For example, oh, pinatay yan, maraming mga tae. Pero wala na mumulot. Ewan ko ba sa Pilipinas, ang hirap talaga ipa-implementa ng ganong ano, kultura kasi yan eh. Oo, wala kasi. May, kultura yan, mahagala, no? Kailangan talaga i-instill sa culture natin, it beliefs. Culture na. For example, sa Korea nga. South Korea. Kasi nga, meron akong, hindi ako not a fan of South Korea. Pero dahil nga sa sobrang hype ng ano nila, ng kanilang promotion, sobrang nga, dahil nga sa mga K-pop ng mga drama na rin, no, mga palabas, mga pagkain, lahat na lang, everything about Korea, South Korea, eh, talagang naririnig natin, no? Whether we like it or not, maririnig talaga natin. Ganun yung hype nila. So ngayon, meron ko isang pinanood na vlogger kasi nakakahanga nga gawa nung 8 years siya nakatira sa Pilipinas. Ngayon, nasa balik na siya ng Korea. Magaling siya mag-Tagalog. Although hindi siya ganun kagaling hindi siya ganun ka-expert. Inaamin niya lagi, nahihirapan siya mag-translate ng mga words from Korea to Filipino, Tagalog.
So sabi niya talaga, doon sa lugar nila, wala ka talaga makikitang tae ng ano, pusa at aso. O, kasi ang mga tao doon talaga, very responsible. Marespeto sa kapwa, pati sa kalikasan. Na kapag ka may dala silang hayop, mga pets nila sa labas, talagang meron silang bitbit na mga supot para doon ilagay ang mga tae. Sinusunod nila yung mga tae ng kanang mga alaga. Ganun. Tapos kung may mga, basta may mga stray naman na mga animals sa South Korea, pero may nag-aalaga. Oo. Tapos pag wala nag-aalaga, kukunin niya ng parang impounding center. Tapos alagaan. Di ba sa Pilipinas, pinapatay ang mga aso? Tawag yung euthanasia? Di ba? Kawawa. So, pinapatay. Imbis na po alagaan, bigyan ng shelter. So, pinapatay dito sa Pilipinas. Wala eh. Kasi makakapahamak, makakapaminsala, ganun. Dangerous. So, kultura na kasi yan, mga gala. Wala yan sa ano. Wala yan sa kung... I mean, nakadepende din sa leader. For example, dito sa Davao, meron tayong tinatawag na Davao culture. I don't know, sa Iloilo, possible, meron din sa Iloilo, no? Kung meron tayong Davao culture, meron din, siyempre, malamang sa Iloilo culture, mga Ilonggo culture din. Kasi kung wala, eh, di sana, hindi nila ma-maintain yung cleanliness ng lugar nila. Di ba ang gala, no? Naglalakad tayong mahagala sa hindi pa tutapos. Oh. Pero tinan mo, di ba? Naglalakad na tayo dito. So it's all about culture. Ma-instill, no? Dati ang South Korea, hindi naman na talaga sila ganun ka-disiplinado. Wala na silang ano talaga. Hindi sila, kaya nga sila naghirap ng araw after nung ano. Basta nag-ano sila, nagbago ng sistema. Kaya ayun, isa sila sa may pinakamayaman na bansa. Oh, wala kang maamoy na burak. In fairness talaga. Oh, galing yan sa mga kanal, ha? Tapos makikita mo talaga gumagalaw yung tubig flowing papuntang dagat. Ito pala yung lagayan ng bisikleta. So yung kanina, ano pala purpose nun? Pinakita ko. May nag-comment na ang Marikina City ay kumuha ng ideya or yung planning sa Esplanade. Cleanliness is next to godliness ng Marikina City is galing daw sa ideya daw ng Iloilo. Ang galing, Ay, wala problema yan sa akin. Ako, for example, wala, okay lang. Gagayahin natin yung kapitbahay natin. Oo. Kung ito naman ay mahabubuti. Tapos, syempre, give credit din, di ba? Uy, maraming salamat, ha? Kasi kung hindi ko nakita na maganda pala ang kulay na gray at saka blue combination, nagawing pang pintura sa dingding ng bahay at saka sa bubong at saka sa pader, edi sana hindi rin gaganda ang bahay ko. So maraming salamat sa iyo. Parang tawag doon, parang respect ba, no? In give credits. Oo. Pero iba wala eh. Di ba lang bulok ang... Grabe, may mga tao na ito, for example, tumahagala, re-relate ko lang siya sa ibang bagay. Kumbaga, tawag dito? Parang i-illustrate ko siya. For example, ba tawag siya? Illustration, no? Another form, no? Or structure, like Iloilo City, gagayahin ang Davao City. Davao City, gagayahin ang Metro Manila. Marikina, ginaya ang Iloilo. Parang gano'n, no? So, yung kalinisan talaga, urban planning, no? Beautification. Oh, ganda, oh. Ang ganda kaya ng lugar na walang, walang mga basura. Ganda. Sobrang ganda talaga. May peace of mind ka talaga maglakad. Tapos, presko pa yung hangin. May mga punong kahoy pa. Diba? Yung mga gusali, mga high-rise building. Ano lang yan? Mga bonus lang yan, no? Pero kumbaga ma-appreciate na natin yan sila kasi it means jobs means trabaho means pagkain. So mababawasan ang kahirapan sa isang lugar kasi nagkikreate yan ng trabaho, no? It creates jobs, it provides jobs, it generates jobs. So kahit paano magsisirculate ang kapirahan sa lugar, sa rehiyon. Okay, balik tayo sa kapitbahay. Diba? Para sa akin, wala, okay na sa akin. Hindi naman ako manggagaya. Sige, ando na tayo sa point na nanggagaya ko. Pero at least hindi siya nakakaya. Kasi hindi ko naman sinabing opinion ko yun or ideya ko yun. Hindi ko naman sinabing original ko yun, diba? Ginaya ko, kinuha ko yung kanyang kinuha ko ang kanyang estilo. Kinuha ko yung kanyang pero hindi ko ginaya na lahat-lahat ginaya. Kasi huwag naman masyadong gayahin din lahat. Lagyan din ang konting twist, diba? Nangungupya ka na nga lang. Hindi mo pa binigyan ng konting twist naman para for on identification or
tawag na ito, pagkakakilan lang. For own identity. Oh, yan na, doon na nagtatapos yung ano, yung Rojas Park. Lapit lang naman, no? Pero at least meron, maganda. Chambilis, soon to open na siya. November, ano ngayon, 26. So, malapit na siya mag-December 16. Ibig sabihin yan, mag-1 year na talaga siya. Mag-to 12 months na. So, yun na, break na ito yun, Panggagaya. Oh, wala problema, walang mali sa Panggagaya kung maganda, di ba? Ang mahirap dyan, kung gayahin ang mayor nyo, ang kakurakutan ng kape ng mayor ng iba, di ba? Sa akin, wala problema yan talaga. Oo. Happy ako. Tapos, syempre, nakakatuwa ha, na may mag-acknowledge sa'yo. Maraming salamat kasi dahil sa'yo, nakakuha ko na idea kung paano gawin pagandahin ng isang syudad yung bahay ko, di ba? Uy, maraming salamat na dahil kung hindi ko buti na lahat napadaan ako sa bahay mo kasi kung hindi ko nakita ang disenyo ng bahay mo, hindi ako napapadaan, hindi ko makita yung ganda ng iyong bahay, ng disenyo ng bahay mo, edi sana hindi ko magaya, edi sana habang buhay akong gagamit ng mga lightweight materials na or mga lighted materials lang ng bahay, di ba? So ayun, nasabi ko na maganda din pala talaga mag-invest sa bahay, mag-beautification, pagandahin ang bahay kasi investment yan, asset yan. Diyan tayo nakatira, diyan tayo natutulog. Ang sarap talaga matulog ng mahimbing kapag kakonkreto, pulido, solido ang ginagawa nating mga materialis. Di ba? So sige, ipapriority ko na yung ano. Tama na muna yung pagtitipid. Tama na muna yung pag-iimbak ng pera. Di ba? Mahukurakot lang. So ibili ko na lang ano, i-acquire ko na lang ng mga assets na napakaganda na mapapakinabangan ng lahat, no? Bata, matanda, babae, lalaki, mayaman, mahirap, lahat-lahat ng antas ng ano, all walks of life so may kinabang sa proyekto na ganun. So walang problema, 'di ba? Ang ganda ng buhay pag ganun ang mindset ng mga Pilipino, yung hindi pa iiralin yung puro ego, tsaka pride. Kundi pa iiralin ba yung ano, yung inspiration, 'di ba? Not to brag but to inspire, parang ganun ba? Imbis na, tama, may nag-comment doon na imbis na i-hit nila kami, bakit hindi na sana nila gawing inspirasyon yung nakita nilang maganda, di ba? Ba't magagalit ka na napaka-pagresip ng lugar ng kabilang ano mo, kapit probinsya or kapit syudad, di ba? Bakit kayo mainis? They're working their ass off, diba? They're working hard with their ass off, ha? Ano ba, gala, thank you for watching ha. Andito na tayo sa CM Recto Corner Rojas Avenue. Paalam and maraming salamat sa pagsama sa akin. Sana nagustuhan nyo update, no? Maraming salamat na Jackie Schachterhofer.